3 tips paano palaguin ang pera. Una is disiplina. Hindi talaga tayo makakaipon kung wala tayong disiplina at hindi natin sinisimula ng pag-iipon at hindi natin ito nagagawa ng tuloy-tuloy. Sa sample natin dito, kung lahat pala tayo, nung unang nagtrabaho pa lang tayo, nag-ipon tayo ng 3,000 per month. Alam mo ba, after 30 years, o sabihin na natin age 55 ka, meron ka na sana ng 1,080,000. Nakasave pa lang yan sa unan at savings account. Wala pang tubo yan. And, pangalawa, magnegosyo. Kailangan talaga meron tayong other source of income. Huwag lang nating iasa ang ating ipon na kukuhanin natin mula sa ating kinikita sa trabaho. Kasi ako, nung nagtrabaho ako, maliit lang talaga na iipon ko. Kaya nagnegosyo kami mag-asawa para mas may control kami sa income namin at mas malaki yung masave namin. And then, pangatlo, mag-invest. Kanina, 1 million ang savings natin kung nasa unan lang or nasa savings account. Pero kung natuto ka mag-invest ng 3,000 per month, after 30 years, 10 million na yung fund mo. Yan yung kagandahan pag nag-i-invest tayo. Ito ay kung nalagay mo halimbawa sa 12% per year ang interest compare sa nasa savings account lang or nasa unan natin. So again, 1 million versus 10 million, ang laki ng difference pag nag-i-invest tayo. To know more about savings and investment, comment ka lang.